challenges to accept in our church. Ano ba ang mga challenges na dapat natin harapin, tanggapin, labanan, at subukan talunin sa ating pagpapastor at sa ating iglesia? Hindi po natin ang salita ng Diyos. Sabi po ng isang quotation, we are either going forward, standing still, or moving forward, or falling behind. We are either going forward, standing still, or falling behind. Hindi, ano ang ibig sabihin ito? Do you believe that every church is destined to grow? Amen? Diba? Regardless of the size of your church, regardless of the number of your church, God expects growth in the church. Like, walang batang pinanak na hindi lumaki, hindi lumaki. Whether abnormal yung bata o may different differential siya or disabled siya, pero lalaki at lalaki pa rin. Pero si Bonji, remember the story ni Bonji, di ba? Baby siya, yung pinanganak, nung lumaki siya, baby pa rin. Yun ang isa ng struggle natin. Sa imputation po, na napakaganda, sabi po ni Oswald Sanders, we are either going forward, standing still, or falling behind. Now, in your church, are you standing still? Ibig sabihin nun, monotonous ba ang attendance ng church mo? Ibig sabihin nun, plain lang ba? Yeah? Yung growth ng church? Or, are you increasing and moving forward and reaching the vision that God has given you? Or, are you falling backward? Parang pabos yung membro. Ha? Baka yung pastor, payo. Okay, that's all. Okay? Sabi po namin dito, as a church, you need to think about what it takes to move ahead. As a church, you need to think, ano ba dapat natin gawin para tayo ay kumilos? Pastor, dapat ito may passage yung natin. We must never be satisfied. Are you satisfied with your church? Are you satisfied with your church? Kanina po, I preached this morning sa isang very old church. In fact, it's about 53 years old church. This morning po, there's a gathering of pastors. And sa mong church ito, they are not the traditional mainline churches. Ibig sabihin, ang denomination ito is a mixture of Episcopalian and Presbyterian. And the pastors were there, and some of their bishops. And they talked about the goodness of God. Ano po nag-iisip ba na lumang yung ba? Tapos yung mga tao, parang masarap na ako po. Naisip ko, kung ako siguro yung pastor ng church na yun, papalitan ko yung signboard, papalitan ko yung electric pa, kasi yung na-electric pa, medyo nang itinda o ibenta sa museum. Grabe ko tinanong ko, ano po yung electric pa yun? Sabi na sa akin, siguro pastor, mga 50 years na. Grabe, tapos yung kanilang projector, yung pinakamalaking overhead projector na nakita ko sa tanong buhay ko, nagtaon na yan. Sabi nila sa akin, pastor, yung mga 40 years old. Kaya nung kayo yung pastor, ilang taon na po kayo dito? Sabi ka sa akin, bata pa lang, bago pa lang, kasi 30 years pa lang ako dito. Kaya siya talaga po, nagtinanong sa kanya, are you satisfied in your church? Ano sabi nila? Hindi nga. Even the mega churches, bakit patuloy pa rin nag-evangelize ang victory? Bakit pa rin patuloy na nag-evangelize at nag-disciple ng CCF, ang GCF? Ang mega churches, labo Jesus, patuloy pa rin bago niya. Diba? Amen. Bakit? Kasi hindi sila satisfied. When you enter into your church, sakitang isipan ko para pwede pa gumanda. One pastor visited my church, one pastor magpagod si Bang, sabi ko sa akin, Hallelujah, Pastor Dan, katanong si Bang, kitang-kita ko si Lord Dan. Nanap ko yung picture kasi baka meron na kasunin, baka na-explain ng picture. Lalaman, isa na pastor na sabi ko, sabi ka sa akin, Pastor, pag-uwi ko ng bahay ko, pag-uwi ko ng simbahan ko, gagayain ka yung simbahan mo, pakagat ka yung gumay yung simbahan mo. True nga, pagdano po si Pagla, kitang-kita ko yung ikakap sa persona ng Espiritu Santo. Asawa niya yun. Ang gusto ng si Pagla talaga. Eh, alam niyo kung sino yun? Si Pastor Lando. Dati ko, nung muna siya doon, parang bodega eh, nakakain niya eh. Ano yung sabi sa Hagay? Ang kaganda ng bahay ninyo, pero yung bahay ko, pinapayahin. There's something to think about, ya? Ngayon po, ganda-ganda lang doon. Ang simbahan ni Pastor Lando. Pag gumalaw pa kayo, lagi may libre ka. You should never be satisfied as a pastor. Even your personal life, you should never be satisfied as a pastor, as a human being. Di ba?
Tapos sa batayan, tapos ang pag-aaral eh. Yeah, aral pa tayo. Amen. Tapos ang pag-aaral pa tayo, hindi po. By the grace of God, last year, I finished 15 books reading. And this year, ang goal ko po is 16 books. And by the grace of God, baka na tatlo na po ako. Late na ako eh. Dapat at least 2 books. And keep on studying, keep on attending. One thing that I pray to God this year, that the Lord give me more of a teachable spirit. Because there's so many things to learn out there. Amen? Ang dami ko akong training matutunan. Isa po tumarating tayo sa kaisipan na, wow, mataas na ako, magaling na ako. Pag may nasasabi sa atin ng ito, ganyan tayo natin pakinggan. Hindi po. Always keep a mind of Christ. Willing to learn, willing to receive the goodness of God. Never be satisfied with your life right now. Keep on improving. You are destined to excellence. Amen? There's a challenge to accept. Sa pagdunod po natin, we should strive more, reach more, and do more as much as we can. Ayan. Sorry po ha, medyo sirada po yung PowerPoint naman. Ang pray natin ha, mapalitan. Pakailan nyo kanilang PowerPoint ang lang ng CD projector. Amen? Diba? Meron po akong binibenta na projector. Sinibigin po sa akin, may isa po. We should strive more, reach more, and do more as much as we can. Black one. You should strive more, do more, reach more, as much as we can. Wala ka yun? We must accept the challenge of making a difference in the world. Diba? Napakahalaga po na yung ating simbahan ay ginagalang sa ating barangay. Amen. Napakasarap po nun. Alam po ninyo, one time, there's in my life, at one time, I need to go to the barangay. I always visit our barangay office. Always visit. Well, every time I visit the barangay office, to that all, I do counseling with some of the away. This time is so different. I went there because of somebody did something. Alright? So, what happened? Then, you said to me, pagpasok po namin sa barangay, lahat po na tao, kung doa, pastor, ay, sa naman ito, kapo. Nag-alam ka natin lang kasama, pastor. Sabi sa dati, pastor, hindi mo kami makapaliwala. Sabi ko, okay lang po, I understand. Please forgive us. And you know what? Napakahalaga po, tanongin namin sa early natin, is my church significant in my community? At aking simbahan ba ay ginagalang sa aking barangay? Napakahalaga tanong po, kasi you will, the first place we should have a positive influence in our barangay. Tama mo rin. Amen. Whether yung chairman na yan, or whether yung kagawad na yan, o yung mga tao na dyan, yung masasama, still, they should look at your church and see the difference.